Hi guys! Today, let's do a first impression review nitong Maybelline Dream Velvet Soft Matte Hydrating Foundation. Sobrang, sobrang requested nito. Bagong product kasi siya ng Maybelline and it's matte. And alam nyo naman, pag oily skin, yun ang hinahanap. It comes in 5 different shades. Nude, Honey Beige, Pure Beige, Sandy Beige, and Natural Beige. Ang regular price niya is 499 pesos, pero I got this at 374 lang dahil naka-sale sila ngayon. Kaya nga, minadali ko na rin tong review na to kasi naka-sale daw siya at maraming naghihintay ng aking thoughts on this foundation. So, let's do this. So, packaging, ito yung itsura niya. I got the shade Sandy Beige, 30ml, our first gel whipped foundation. Gagawin ko, gagamitin natin yung fingers, brush, and sponge para malaman natin kung ano yung the best way para i-apply siya. Ayan yung consistency niya, guys. Hindi siya malabnow. So, creamy. Which reminds me, para siyang yung mousse before. So, apply muna natin siya with fingertips. It's yellow undertone. So, feel na feel mo yung pagka-hydrate niya sa skin. Try natin yung brush dito naman sa noo. So, ito siya on one side of my face. As you can see, maganda yung coverage niya. Na-even out na yung skin tone ko, na wala yung redness. And it's yellow undertone. Medyo a bit lighter siya than expected. Pero based sa paggamit ko sa Maybelline, usually nag-darken siya after ilang oras. So, okay lang yan. Yung finish niya, guys, oh my gosh. Parang very lightweight. And velvet talaga. Hindi siya malagkit and soft matte. Hindi siya totally matte kasi meron akong dryness dito sa part na to and hindi niya na-emphasize. So, it's soft matte. Hindi siya totally matte. Wala siyang scent sa kanya. So, thumbs up. It doesn't look cakey. Promising tong foundation na to. Ha. So, next, ilalagay natin siya on the other side of my face pero gagamit ako ng sponge. I'm using a damp sponge. With a sponge, hindi ganun kaganda yung coverage. I would say mas maganda kung... Ah, okay. So, you have to press it talaga. Para mas maganda yung coverage niya, didiinan mo yung application. Based sa paggamit ko sa brush, sa sponge, and sa fingertips, mas maganda yung coverage if you use it with your fingertips. Kasi kapag gumamit ka ng brush, parang mas nade-diffuse yung product. And as well as sa sponge, kasi usually kapag thick yung foundation, sponge yung ginagamit ko para ma-thin out yung consistency. If you want the coverage talaga, fingertips. Ay, kasalukuyan ako nakikipag-usap sa inyo kung i-on ko ba yung background, yung vanity lights or off. Dalawa, so far dalawa na yung nagsabi, on ko daw. Okay, let's turn it on. Ayan! Ewan ko kung masyadong maliwanag. Wait, babaan natin to. Ayan. Okay, I like it. Parang hindi ko na kailangan mag-set with powder. Para siyang powder finish. Maganda siya, guys. Maganda yung coverage na. Pero na sa tingin nyo, no, mas maganda talaga pag fingertips yung ginamit compared dito na sponge. Magsaset ako with powder kasi wala akong tiwala sa aking, you know, oily skin. I will be using itong Nichido Final Powder in Creamy Glow. Alam nyo ba, nag-work sa akin yung baking. Mas matagal talaga before mag-oil up yung aking face. Pero ngayon, hindi ako magbe-bake. As in, magsaset lang ako ng powder kasi gusto kong i-test out. Usually pala,
kung bago kayo sa aking channel, hindi ako naglalagay ng kahit ano, ng primer, ng moisturizer, kasi gusto kong itest yung product as is. So far guys, I like it. Wala naman akong problema sa kanya. Coverage is okay. I would say light to medium and buildable. Tatapusin ko muna yung the rest of my face and I will be back. Okay guys, sa ngayon, I like it. Hindi ganun kahalata na naka-foundation. Actually, para ka lang nag-powder. Yung finish niya parang powder, velvety, na hindi malagkit. Looks promising. Sana tumagal siya before mag-oil up yung aking face. 9:24 AM and babalik ako mamaya kung kailangan ko nang mag-blot. Ay! O nga pala. Tingnan natin sa flash kung meron siyang white cast. 11:32 AM and I have to update kasi kailangan ko na mag-blot dahil shiny na siya. Sabi ko pa man din kanina, ang ganda ng finish na kaso ang bilis naman na mag-oil up sa akin. Kahit naman nag-oil up na ako, hindi siya ganun kalagkit. Recently kasi, nitong mga past few weeks, parang napansin ko sobrang oily ng face ko. Ganda na yung oil na nakuha sa face ko. Yun lang muna yung aking update for now. Magtatatlong oras pa lang, nag-oil up na siya kagad. Pero, hindi siya malagkit sa face ha. So far. So, babalik ako mamaya for another update. Okay, so this is 6 hours na walang blot-blot sa face. Look at my face. Nakababad ako sa laptop and then nakatulog ako. Full face highlighter makeup challenge. Walang kasamang pawis yan guys ha, kasi kanina naka-aircon pa ako. Itong nasa face ko, purely oil. Pero, tingnan nyo, pagkatanggal nung oil, ang ganda pa rin nung foundation. Ay, super duper oily. Pero kasi naman, 6 na oras, imagine. 6 na oras na walang blot. Ay, pinakita ko ba yung oras? Hindi ko yata pinakita yung time. It's now 6:36 PM. After kong mag-blot, ang ganda niya ulit. So, kahit na hindi okay yung kanyang oil control, pagka-blot naman, tingnan nyo. Feeling ko pag may primer underneath, okay siya. Magma-mattifying powder tayo ngayon. I will be using yung Maybelline White Super Fresh, this one. Especially dito sa T-zone, kasi dyan talaga ako grabe mag-oil up. Ah, by the way, pagbibili kayo nito guys, since magsaswatch kayo sa tester, ba? Diba? Yung pinili ko actually is, akala ko is saktong-sakto sa skin tone ko. Tingnan nyo, ba? Diba? Hindi siya ganun kaputi. Sandy beige to guys. Pero nung inapply na siya sa face, maputi siya. Pero okay lang kasi nagto-tone down naman siya ng konti. Ako kasi hindi acidic yung face ko. Kaya kung acidic yung face nyo, wala kayong magiging problema. Okay, babalik ako mamaya for my final update na. 9:34 PM and 12 hours mula nung inapply ko tong makeup. Definitely nakatulong yung mattifying powder na inapply ko kanina. Let's start with the packaging. Yung packaging niya, it's good. It's travel friendly. Regular price niya is 499 pesos. Naka-sale siya ngayon, so it's 374 pesos na lang. So I suggest na kung gusto nyong itry siya, now is the right time. For 30 ml, a little goes a long way. Okay naman yung coverage na light to medium and buildable. Available siya sa lahat ng Maybelline counters, so madali siyang hanapin, definitely. Yung shades na available, in total, meron silang 5 shades. Kung acidic kayo, magugustuhan yung shades nito. It feels lightweight sa skin, na kahit na oily na yung face ko, hindi siya malagkit. Actually, it looks good kahit nung tinanggal ko na yung oil sa face ko. Maganda pa rin siya. Yung finish niya, hindi siya totally matte. So, meron pang konting dewiness na magaganap. So, it's velvet matte. Pero yung feeling niya, para kang humawak sa silk. Alam mo yun, kahit na mag-oil up ako, hindi siya hulas. Hindi natanggal yung foundation. So, yun ang nagustuhan ko sa kanya. Until now, 12 hours na yung lumipas, maganda pa rin siya sa aking skin. Nung first na pag-blot ko, nag-transfer siya. So, take note na lang din kung magsusot kayo ng white, iwasan nyo na lang na madikit kasi minimal lang naman, hindi naman ganun ka dami. 3 oras,
saka nagsimulang mag-shine up yung aking face. Pero tolerable pa rin na shine, ha. 6 hours na tuloy-tuloy na walang pagbablot, dun na talagang sobra na. So I would say yung oil control niya hindi ganun kaganda. Pero considering okay naman yung coverage niya, and after ko mag-blot, maganda pa rin siya, parang bagong apply pa lang. So para sa akin, it's a good foundation. Ire-recommend ko ba to para sa oily skin? Yes. Malamang kasi may magtatanong sa akin, ate, ito na ba ang paborito mong foundation sa ngayon? Price point, $374. Yes. Pwede na. Okay siya. Pero hindi pa niya napapalitan yung position ni L'Oreal Infallible Pro Matte. Nandito pa rin siya. Kasi yun talaga, maganda yung oil control niya eh. So, hindi ko kailangan mamroblema kung nag-oil up na ako or if ever mag-oil up man ako, alam kong sa T-zone area lang. Low maintenance na hindi ko kailangan mag-blot na nung mag-blot. So, again, if you have oily skin, expect nyo na may magaganap pa rin pagbablot with the velvet matte. With the Dream Velvet, kahit naman mag-blot ka, maganda pa rin yung coverage niya. So, para sa akin, reasonable yung price niya. Kung nasubukan niyo na siya, please feel free to comment down below para maka-share din kayo ng experience niyo with it sa mga ibang naghahanap ng review nito. And don't forget to subscribe, guys, kung gusto niyo ng marami pang review, kasi marami pa akong parating na review. And like this video kung nakatulong. Maraming salamat po sa panonood. See you again on my next one. Bye! Hi guys! Today, let's do review and swatches ng mga bagong shades ng Creamy Mattes. Maybelline Creamy Mattes. I have all of the 5 shades na bagong release nila. Lahat to